Magandang araw sa inyong lahat mga kailong. Ito na yung pinakahihintay natin. Sa video ko na ito, isishare ko sa inyo kung paano gumawa ng pinuto or puto na kasaba. At syempre mga kailong, kapag interesado ka sa video na ito, manood ka lang. Pakisubscribe na rin sa aking YouTube channel at pakipindot ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na isishare ko. Thank you! What's up mga kailong? So ito na nga, ang pinakahintay nating araw. Gagawa na tayo ng puto na kasaba o kamuting kahoy. So ito ang mga gagamitin natin. Meron tayo ditong kasaba o kamuting kahoy. Hindi pa ito nabalatan mga kailong. Siyempre, meron tayo ditong hindi nabalatan niyog. Siyempre, meron tayong brown sugar. Meron din tayo ditong kinugay, or sa English pa is muscovado. Pero sa amin, ang tawag dito is kalamay. Tsaka meron tayo ditong DIY na ito, yung lalagyan natin ng ano natin. Kaya syempre, meron tayo ditong yung kudkuran. So panoorin nyo ako kung paano ko gagawin. Just watch. So ito na nga mga kailong, babalatan na natin yung ating kasaba. Panoorin nyo lang kung paano ko babalatan. Ganito lang ang pagbalat mga kailong. Wow! Diba? Basic. Ito na mga kailong. Ganyan lang ang pagbalat. Tapos video pass forward natin. Ito na mga kailong. Gas na to. At pagkatapos ng mabalatan ng ating kasaba, ay atin ang hugasan. Wow! Next naman, ang bilis mong hugas ah. Oh my God! Wow! At pagkatapos natin ng hugas, hugasan natin ulit para malinis na ito. Paputiin natin. Ganyan-ganyan din lang natin. Hahagurin lang para matanggal yung dumi. Okay, done. Ito na, video patuloyin muna natin mga kailong. At yung kudkura naman natin yung ating hugasan, yung grater. Ito yung gagamitin natin. Actually, nahugasan ko ito kahapon, pero hugasan muli natin para sure na malinis. Wow! At pagkatapos mahugasan, proceed. Ipwesto muna natin yung ating camera. Yan. Wala kasi tayong videographer. Okay mga kailong, let's start na. Kudkuran na natin itong kasama. Pero medyo gumagalaw. Sandalan natin sa pader. Ayan. Para hindi tayo mahirapan sa kalisod.
Ganito lang ang pagbubugbog ng kasaba mga kailong. Ayan. Tingnan natin ang resulta. Ito yung resulta niya. Ayan. At syempre, i-pass forward natin. Ayun mga kailong, last na ito. Ito na lang isa. Ito na yung mga ano, tira-tira. Ito yung nagawa ko. Wow! Ayan. Tapos tapusin ko na ito. Ito na mga kailong. Tapos ko ng tinturin. Ito na. Tada! Wow! At ang susunod natin gawin ay balutin natin ng mahiwagang tela. Dahil pipigain natin yan. Kung wala kayong mga tela kailong, pwede rin gamitin yung sako ng bigas, yung medyo manipis. Yung akin naman, ito lang ginamit ko. Ito lang kasi yung available. At take note, dapat malinis yung gagamitin natin ha. Yan, malinis yan, nilabhan yan. Wow! Ilagay lang natin. Depende pa rin yan kung kasya sa lalagyan nyo, ilagay nyo lahat. Pero kung hindi kasya, di yung ilagay, unti-unti nyo lang. Itong akin, kasya lahat, kulang pa nga eh. So yan, tapos na natin ilagay, itali na natin. Or balutin na natin ng maayos. Yan, ganyan lang. At pagkatapos ay dinubli ko pa ng eco bag para hindi talaga madumihan. Wow! Tapos na natin mabalot mga kailong. Dalhin na natin sa labas sa ating pagpipigaan. Yan, lagay lang natin. Tapos pigain. Yan, panoorin nyo. Yan, yun may lumabas. Sakyan natin para mapiga talaga. Yan, tumulo na si Manoy. Pigain lang natin mabuti. Yan. Sakyan ulit natin. Ayun no, may lumalabas-labas. Ano yan? At pinatungan ko muna ng bato kasi may gagawin pa ako. Babalikan natin yung mamaya. Ito yung gagawin ko. Babalatan ko yung niyog. I-prepare natin. Ganito ang pagbalat ng niyog gamit ang itak mga kailong. Yan. Panoorin nyo lang. Wow! Uy, sira na pala ito. Tabi na natin. Kaya pala iba na ang amoy. Buang hanggang lubiha ka. Ito na lang isang gamitin natin. Medyo okay to. Maliit nga lang. Pwede na to. Ito yung isang mga kailong. Ah, may crack pala siya. Kaya nangamoy. Hindi itapon. Let's go. Pudurin na natin yung ating niyog. Biyakin muna natin. Wow! Oops! Excuse me mga kailong. Na-display po yung legs ko. Oh my God! Oh my God! Wow! Okay, simulan na natin. Bilisan na natin. Wow!
Tapos na nga mga kailong. Yan, tapos natin. Ito na yung gagamitin natin. At balikan na natin yung ating pinigat. I-sure natin kung wala nang tutulo. Yan, wala na talaga. Baliktarin natin. Pigain. Ah, wala na. Wala na talaga. So, pwede na ito mga kailong. Kunin na natin. Ilagay na natin sa ating lalagyan. Wow! Whoops! Yan, matik na. At pagkatapos ay paghihiwalayin lang natin. Wow! Parang ganito lang, oh. Yan. At baka magtaka kayo kung bakit ako nagkamay. Nagkamay ako kasi kami lang naman ang kakain to. At saka nasa kamay ang tunay na sarap. Okay lang naman magkamay. Ang importante ay mahalaga. Eh, ang importante ay naghugas ka ng kamay. Ang pinaka-importante ay malinis yung kamay mo. Di ba? Yung mga buo-buo, paghiwalayin lang natin. Yan. Hiwalayin lang natin yung mga buo-buo dyan. Yan. Wow! Umiyak pa si baby. Nagutom. Patapos na tayo mga kailong. Wow! At ang susunod natin gawin ay lagyan na natin ng ating kinudkod na niyog. Yan. Halo-haloin lang natin. Yan. Tamang halo-halo lang. Wow! At pagkatapos natin i-mix yan, ito naman ang ilagay natin, brown sugar. Yan, i-mix natin. Kung gusto natin matamis, di lagyan natin ng marami. Kung ayaw natin ng masyadong matamis, di huwag lagyan ng marami. Magdidepende pa rin sa inyo yan. Pwede rin dito yung ano, yung white sugar. Pero yung ginamit ko, brown sugar lang. Kami lang naman ang kakain ito. Yan, halu-haluin lang natin. At pagkatapos ng mamix ng maayos, ilagay na natin sa ating DIY na hulmahan. Lagyan muna natin ng kinugay or muscovado pang toppings. Ayan. So yan na nga, nalagyan ko na lahat ang aking hulmahan. Yan, itabi muna natin. At itong natira, ilalagay ko ito sa glass bowl. Dahil kuponin ko pa yung natira. Ito, ito yung natira. Yan, paghiwalayin ulit natin. Gagawa tayo dito ng walang sugar, walang niyog. Walang kinudkod na niyog. Siyempre, gagawa tayo dito ng may sugar at walang kinudkod na niyog. Panoorin nyo lang mga kailang kung paano po gagawin. At tapos na nga nating paghihiwalayin.
at magtabi lang tayo ng konti para sa ating walang sugar, walang good ng yolk. Ito ang ating gagawin. At ang natira ay timplahan na natin ng sugar. Sugar lang ilagay natin, wala nang yolk. Yan, mix lang natin. Wow! Sumatotal mga kailong, 3 putahe yung aking lutuin. Yan. Basta magdidepende lang sa inyo kung ano gusto niyo mga kailong. Gawin niyo kung ano gusto niyo. Kayo lang din naman ang kakain. Itong puto or pinuto, masarap tong kainin kapag nasa dagat ka. Actually, masarap naman talaga siya. Pero mas masarap pag nasa dagat ka tapos nag-swimming ka. Wow, sarap nun. Tapos may fresh na isda na kinilaw pa. Wow talaga, sarap. Tapos na nga tayo mag-mix mga kailong. Ito na yung mga lulutuin natin. Ito yung may muscovado or kalamay. Ito naman walang sugar. Ito may sugar. So let's do this. Ito pala yung lulutuan ko mga kailong. Yan, improvised ko na steamer yan. Pag gusto, maraming paraan. Wow! So ayan na, magpakulo lang tayo ng tubig. Tansyahin lang natin na hindi aabot sa nilagay nating patungan. Yan. So ayun na nga mga kailong, kumulo na. Kaya ilagay na natin yung ating lulutuin. Ayan, ilagay lang natin. Wow! Eh kaso, 4 lang yung kasya sa kaldero ko. Kaya walang magawa, yan lang muna. Takpan na yan. Meanwhile. So mga kailong, luto na nga. Kaya kukunin na natin yung ating pinuto na kasaba o puto na kasaba. Yan. Wow! Ingat-ingat lang, mainit yan. Ay palaka, hindi ko maglag. Ito na mga kailong, baliktarin na natin. Yan, tanggalin na natin kung anong itsura. Tigas ah, forward natin. Tcharing! Ito na ang ating puto na kasaba mga kailong. Oh my God! Wow! Meanwhile, medyo kinat ko na mga kailong. Ito na yung ating sugar lang ang ating nilagay. Ito na yan. Tapos may isa pa dito natira na may muscovado or kinugay. Yan, panoorin nyo lang. At tapos nyan ay baliktarin natin. Yan. Huwag nyong gayahin na kung hindi nyo kaya yung init. Medyo kaya ko naman kaya ginawa ko. Ito yung sabi kong isang natira. Yan. Tapos, ito na yung sugar lang ang ating ilagay. Yan. Kinat ko na. Diretso na tayo. Meanwhile, mga kailong, ito na yung ating walang sugar, walang kinikod na niyog. Ito yun, yung plain. Yung para sa kinilaw natin. Yan. Abangan nyo. Wow! Same pa rin. Baliktarin natin. Yan. Ay, pumatong si Manuy. Ito na ang resulta. Ayan. Tada! Tada! Na, the last but not the least. Tada! Ito na ang pinuto na walang timpla mga kailong. Oo, ayan. Wow! At syempre, ilagay natin sa transparent na lalagyan para social. Ayan na. Wow! Yung may muscovado o kinugay, at saka may sugar, at saka yung plain lang. Yan. Kainan na. So, ito na yung ating pinuto na kamuting kahoy. Syempre, yung walang sugar, ito ang kapartner niyan. Ta-dang! Oh my God! Maraming salamat sa panonood mga kailong. Don't forget to subscribe.